ating lahat. Salamat sa Diyos at medyo maganda-ganda na po ang panahon. Gamat maulan pa rin, ano? At itong nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng 21 evacuation sites. Nasa 2,883 po yung mga pamilya na nag-evacuate. Bukod pa po yan, siyempre, sa mga naabutan din ng baha o naapektuhan, pero hindi na po lumikas o hindi na po nag-evacuate. Ako po ay tauspusong nagpapasalamat sa ngalan po ng bawat Pasigueño, sa lahat ng mga kasama natin na tumulong, nagtrabaho, nag-overtime. Marami po sa atin ay napagod, napuyat, lalo na po yung mga tao natin sa ground, yung mga tao natin sa field. Maraming salamat po. Siyempre, nandiyan po, naumuna sa ating incident management team, ang ating DRMO, nandiyan po sa ground at sa camp management po natin at relief operations, ang ating CSWDO. Sila po ang nag-manage ng 21 na evacuation sites po natin. Kasama po dyan, pati yung mga health center staff natin, city health department staff, city vet staff, na nandun po sa mga sites po natin na 24 hours. Bukas din po, pati yung mga health centers po natin at iba pang marami pang iba. Hindi ko naman mababanggit ang lahat-lahat ng opisina dahil talagang lahat ay tumulong naman. Ano? Nandyan po yung mga naunguna sa ating clearing operations, flashing operations, at pagkatapos naman doon, pati yung deglagging operations natin. Naunguna po dito ang Senro at Swam office natin. Sir Allen, kailangan kong banggitin talaga si Sir Allen dahil siya po mismo on the ground. Hindi ko rin talaga siya makakalimutan banggitin dahil kitang-kita ko po siya sa harapan ko. Sir Allen, idol talaga kita. Talagang very proactive. Ano, at, pati naman yung mga ibang department heads natin. Diyan ating city administrator, mga kasama natin sa mayor's office, city administrator's office, pati yung mga sa peace and order natin. Talagang mga wala rin tulog. Ang ating peace and order department, lahat ng mga division nito, pati ang mga opisina na hindi nila primary responsibility yung pagbabanta, yung peace and order, tumulong na rin po, ano? Pati sa pag-manage ng traffic, dyan po yung TPMO, pati yung Toro, tumulong po yan. Siguro marami pa talaga tayong dapat pasalamatan. Nandyan po yung mga personnel natin mula sa mga national na ahensya na talagang kahit bago pa natin hingin ang tulong nila, nandiyan na po sila. PFP personnel, BFP personnel, yung mga meron din pong team na dineploy, ang MMDA po. Maraming salamat kina Chairman Artes sa Coast Guard na tumulong din sa atin, lalo na nung nagka-aksidente sa Manggahan Floodway. Para sa kaalaman ng lahat, sarado pa rin po ang F. Manalo Bridge dahil sa rapid assessment ng ating Office of the Building Official kasama ng City Engineering Office. By the way, puro overtime din. Ano, ay medyo malaki yung damage. Maaring up to 70% yung sinasabing damage sa F. Manalo Bridge dahil nasa 13 or 14 yung mga barge. Excuse me po, mga barge at tugboat na tumama po, ano? Or necessarily, hindi necessarily tumama, pero yung damay sa aksidente, yung kasama sa aksidente, meron din tayong rescue operations, hindi lang sa mga lugar na nabaha, kasama ng barangay, BFP, PNP, pero dun sa Manggahan Floodway, ay may mga nirescue din tayo, at mukhang pati yung floodgate ng MMDA kasi yan, natamaan. Pero mukhang yung unang report nung contractor, nasa boundary ito, no? So hindi lang passive yung affected at nakikipag-ugnayan din tayo, hindi lang sa Coast Guard, hindi lang sa BFP-PNP, kundi pati sa mga ibang LGU, nakatabi po natin, naka-boundary po natin. At mukhang yung unang report ng contractor ng DPWH na sila po yung may kasalanan doon sa aksidente, dahil hindi nila na-secure yung mga barge at tugboat po nila.
mukhang hindi makatotohanan yung unang report nila. Kasi assurance nila, syempre mga personnel lang naman po nila yun. Kaya dapat alam nila kung ilan yun. Pero mukhang hindi sila nagsabi ng totoo. Tayo po ay patuloy na makikipag-ugnayan pati sa Coast Guard at iba pang ahensya para malaman po kung ano talaga, para makatulong din tayo kung paano man tayo makatulong. Ano, unfortunately, mukhang may nasaktan talaga dun sa aksidente na nangyari sa Manggahan Floodway. Anyway, muli po, maraming salamat sa lahat ng tumulong at tuloy-tuloy lang po bukod sa flashing operations at clearing operations po natin, yung relief operations natin. Lahat naman po ng lumikas ay nabigyan ng tulong ng ating lokal na pamahalaan, pero ongoing pa rin po. Katunayan, pagkatapos ng flag raising, kasama si na City Administrator, kasama ang PMO, DRMO, CSWDO, meron tayong meeting para sa emergency procurement ng mga kailangan. So paalala lang po sa mga opisina, sa mga departamento natin, na may mga for emergency procurement na related sa bagyo, huwag po natin kalimutan na this morning, ngayong umaga po, huwag na po umabot ng tanghali. Ngayong umaga, isubmit nyo na po through DRMO yung mga kailangan po ninyo. Halimbawa, sa CHD, kung may mga gamot po tayo na kailangan, gaya ng doxycycline, kung low na po ang staff, sabi, sa buong Metro Manila daw, low na ang staff, i-ano na natin, ipasok na natin kaagad. Sa engineering, kung may mga kailangan po tayo, ipasok na natin kaagad. Kung basta related po sa bagyo at for emergency procurement, para magawa na po natin kaagad. At kasama po, emergency procurement, ang additional relief goods natin para dun sa mga natamaan din at naapektuhan ng bagyo, ng baha, ng malakas na ulan, pero hindi po lumikas. Ano? So, tuloy-tuloy lang po yung relief operations natin, yung 2,883 approximately families po natin na lumikas. Nabigyan naman po natin ng tulong, pero meron pa po tayong membre. Gusto natin na talagang tulungan yung mga pamilya na nahihirapan. Ano? So, dun sa mga nag-evacuate, meron pa tayong karagdagang financial assistance na ibibigay po sa kanila. Dun naman po sa mga hindi natin mabigyan ng financial assistance dahil syempre may mga requirements din po tayo, bibigyan pa rin po natin ng tulong sa pamamagitan ng food packs at kung ano pa po yung mga kailangan po nila. So, ngayong umaga ay ayusin po natin para sa mga hindi pa nabigyan. Pero marami naman po natulungan na rin po natin. Iniisip ko lang po, no? Kasi yung pagkakataon, may mga announcement po tayo kailangan ibigay. May mga city administrator, may gusto ko pang ipa-announce o ipasabi. Mayroon pa po ba tayong kailangan baka sa mga konsyal po natin? May mga nakalimutan po ba tayong banggitin? Then, sa susunod na yun, yung rapid disaster assessment din na natin, tuloy-tuloy lang naman po. Nananawagan din po si Sir Allen, ano, dahil tuloy-tuloy po yung clearing operations at flashing operations po natin. Kung may mga opisina tayo na may mga staff na able-bodied, ibig sabihin physically, kaya naman po natin. Maaari po tayong mag-volunteer. Sana po ay magtulungan na tayo. Anyway, working day naman po ngayon. Pero kung tingin ninyo ay kaya ng oras ninyo at kaya ng katawan ninyo, ay maaari po tayo mag-volunteer. Sir Allen, kanino po sila makikipag-ugnayan? Directly na lang sa San Roswamo sa pamamagitan ni Sir. Ano? So, sana po ano, sa mga opisina dito na kung kaya ay mag-volunteer po tayo, tumulong, magbayanihan po tayo para mapabilis po na bumalik sa normal ang buhay ng bawat isa. Muli po sa lahat ng tumulong sa disaster response, sa relief operations, sa clearing operations, at lahat ng iba pa over the weekend. Maraming salamat po. Adjourn na po tayo. Thank you po.